pusang loob na lang siya nagpakumbaba at nagka-voluntary sumama sa amin sa presinto, hindi siguro aabot ng ganun yung extent ng damage sa mukha niya. Mm-hmm. Nanununtok din po siya, mapalag, at pinipilit tumakas. We had to do what we had to do. Hindi tinanggi ni Cedric Lee na siya at ang kanyang kaibigang martial arts expert ang nasa likod ng sinapit ng aktor na si Bong Navarro. Pero sabi niya, nahuli kasi nila si Navarro sa aktong tinatangkang gahasain si Denise Cornejo. May lakad daw sila ni Cornejo noong gabing yun. Kaya kasama ang kanyang ating si Bernice Lee, pinuntahan niya ang unit ng dalaga. By the time we got there, it was to pick her up at around 10:30 to 10:45. When we reached the second floor, by the time we approached the door of her condo unit, may naririnig kaming mga sigaw sa loob. We thought kami nag-aaway lang. So we opened the door. Fortunately, it was not locked. Dumiretso kami sa loob ng bedroom kasi yung bedroom naman niya walang pintuan, kortina lang. Katwiran ni Lee, nanlaban si Navarro. Hindi po kami nagkubad sa kanya. Naabutan po namin siyang nakahubad. Sumusuntok din siya pabalik eh. So, kailangan namin siya talagang umpakan. Kaya nabasag yung mukha niya ng ganon. Nga finally, na-pin down namin siya, nakakuha kami ng isang duct tape doon. Na-tape namin yung kamay niya, sa paa niya, para hindi muna siya makatakbo. Humingi raw siya ng tulong sa iba pang kaibigan para madala sa pulis ang aktor. Nakontak ko yung some of my friends who happen to be nearby in the area. So, dumating sila. Sinalubong nila kami sa elevator. Dinipit na namin si Bong papunta sa Southern Police District. Sa Southern Police District, nakiusap umano si Navarro sa kanila. Nag-alok pa umano ng bayaran ng mga nasira sa condo unit ni Cornejo dahil sa kaguluhan. Siya ang nag-offer kay Denise na babayaran niya lahat ng damage. So it started from 200 to 500,000. So we got each other's numbers. And then the next day, I texted him, sabi ko sa kanya, Bong, yung na-damage dito, mga nasa almost 800 plus thousand. Pero i-round up mo na sa 1 million, including other moral damages, etc. Sabi ni Lee, hindi nila pinilit si Navarro na pirmahan ng blotter ng pulis na nagdedetalye ng umano'y tangkang pangahalay. Nilinaw din ni Lee, isang negosyante na magkaibigan lang sila ni Cornejo. Hindi mo siya pwede matakot dahil ang daming pulis doon, mga limang pulis nandun eh. Kung pinipwersa lang namin siyang pumirma, doon sa blotter na inaamin niyang sinubukan niyang gahasain si Denise, di ibig ba niya sabihin all the police officers there are in cahoots with us? Noong nagpa-interview si Lee, kasama niyang kanyang ate na si Bernice na isa rin daw na nakasaksi sa mali pagtatangka ni Navarro kay Denise. When I saw that thing, ang initial reaction ko is hindi takot eh. Nanginig ako sa galit. She's really a wholesome kid. Kita mo naman innocent, 22-year-old. May nakausap na rin daw silang iba pa umanong biktima ni Navarro. A lot of your other victims called me and texted me, mga ibang kababaihan na nagpapasalamat sa akin sa ginawa ko kay Bong, and they're now also contemplating of coming out and filing charges against him also. Oscar Oida, GMA News.